sa inyo tanan maayong panahon to, tama ba? Maayong hapon, tama ba? Maayong hapon sa inyo tanan. I'm Jason Paul Carlos. I'm registered medical technologist at PECA laboratory scientist. So nag-work po ako sa St. Luke's before daw. Sino po mga first timer dito? Well, actually ako din tatasa ko ng kamay kasi this is my first time here in Gensan. So na-surprise po ako kasi parang wala na rin pinagkaiba sa Manila, no? Pero ang laki-laki ng kalsada nyo tsaka walang traffic. No? So, ang inis din ng Gensan, so nakita ko din at lahat po silang very smiling face po kayo lahat, no? Sa atin ba po kayo mga fresh? Mga kaibigan na agad. Anyway, bago ko mag-start, gusto nyo bang kantahan ko muna kayo? Yes! Like, mamaya na lang. Kasi baka mawagsang ano kayo, ang boses ko. Oh, so, anyway, pakilala ko naman yung sarili ko, no? I'm Jason Paul Carlos, RMT, Registered Medical Technologist. Nag-work po ako sa St. Luke's for about 2007, no? One year lang po ako nag-work doon. So, sa medical laboratories, pathology section po. So, kung nakapunta na po kayo sa St. Luke's, at kami po yung nagsusuri ng mga dugo ninyo. Lahat ng dumi niya sa katawan, ihe, pawis, dugo, no? Sperm, no? Lahat na po ng ano na nyo. Tapos kami rin po nag-aaral ng DNA analysis. Kami rin po gumagawa niya blood transfusion. Kami po ang sumusuri niya bago i-transfer. So, mahalaga po ang role ng isang medical technologist, kami po yung behind sa laboratory, no? At mahalaga rin po yan para ma-diagnose at makapag-treat ng maayos ang mga doktor. Kasi pag once na nagkamali ang clinical lab, ang laboratory scientist, no? Pwede po, baka pa tayo makadisgrasya ang mga doktor. Ganyan po kami ka-importante sa isang hospital. Okay? So anyway, welcome to Goals Unlimited Corporation. Ano po ba ang company natin, Goals Unlimited Corporation? No? Ang Goals Unlimited Corporation ay nag-start po siya last December 8, 2009. Okay, 2009. So, 2010, 2011, magto-2 years na po ang Goals Unlimited Corporation. In fact po, ang Goals Unlimited Corporation ay pinamunuan ng mga tao na kapitan sa medical team. Okay? Sino po ba yung mga sana sa medical team? Like for example, si Dr. Ana Maria Karen, she's an OB-GYN at the same time cosmetic surgeon. No? Si Dr. Ana Maria Calvin po, siya po ay isang doctor ng ating late former president na si Corazon Aquino. No? So, nag-serve siya kay Corazon Aquino and then kay President Fidel Ramos and then naputo na po kay Estrada, kay Joseph Estrada. So, ngayon po, nasa, ano po siya, sa medical doctor's team po siya, kasi intended po siya kayo sa St. Luke's. Okay? So, VP for Finance, si Ms. Jean Rosales. Okay? Nurse po siya at the same time dentist. Sa finances natin, kung may problema tayo, dyan po no, sa mga payouts and everything, si Ms. Jean Rosales po yung tatakuan natin. VP for IT or Information Technology, si Mr. Giovanni Estrada. Registered nurse po siya. VP for Research, si Mr. Nelson Yu. Okay, siya rin po yung parang naiwa sa atin kasi registered ano po siya, civil engineer naman po. So lahat po kami dito gumagala sa Goals Unlimited Corporation ay tulong-tulong po kami, no, para itaguyod or itayo itong klaseng itong kumpanya natin. Okay? Ngayon po, pag na-represent natin, pag masasabi sa inyo na proud kayo at gusto nyong jumoy dito sa Goals Unlimited Corporation. Okay ba yun? So hindi ko na masyadong matatagalin, no? Start na tayo kagad kasi 5 minutes lang, no? Huwag kayo matutulog kasi marami tayong questions, mag-raise kayo ng questions, magtanong kayo about company, kaya po natin sagutin yan. Okay po ba yun? Okay. Bakit po ba Goals Unlimited Corporation ang pangalan ng ating company? Meron ba idea kayo? Pwede po kayo ng ano? Okay, bakit po ba Goals Unlimited, no? Alam niyo po ba ang swerte ninyo? Bakit nag-start po ang Goals Unlimited Corporation, ang product lang natin is speak. Ngayon, napakadami na nating products, 70 to 20 products, at marami pa tayo, thank you, no? At marami pa tayong darating na mga product dito sa Goals Unlimited Corporation. Anyway, ang pangalan ng company natin is Goals Unlimited Corporation. Narinig niyo na ba ito? Grabe, sikat na to, no? Goals Unlimited Corporation. Yan. Ay, sorry, Corporation. Okay. Goals Unlimited Corporation, ito yung pangalan ng company natin. Okay? Bakit po ba Goals ang pangalan ng company natin? Lahat po yan may mga meaning. No? G stands for Greatness, Goodness, and Godly. Bakit Greatness and Goodness? Kasi mga product natin sa GUC or Goals Unlimited ay nakakabuti pang kalusugan or pang kagandahan. Sino mang gusto dito maging healthy?
Okay, lahat naman tayo, yan ang gusto natin, no? Sabi na natin, health is wealth. Health is very important, no? Jesus is where goes our greatness, goodness, and godly. Bakit godly? Kasi ang mga product natin is coming from nature. No? Naturally coming from our nature, coming from God. Katulad ng ating tubig, na kung saan binabalik natin yung tubig na hindi na natin naiinom sa panahon ngayon, na dapat po yan yung iniinom na natin ngayon. Okay? So yun po i-explain natin mamaya. Okay, greatness, goodness, and godly. O stands for objective. Ano po ba ang pinaka-main objective ng company? Bakit yun yung goals? Okay, ang pinaka-main objective ng company is to promote yung mga magandang products na di-discover at na-invento, no, sa panahon ngayon. Kasi kung hindi nyo po naitatanong, si Dr. Ana Maria Karin, she's a cancer, stage 2 cancer survivor po siya. Breast cancer. Opo, kung hindi nyo po naitatanong, from conventional medicine, nag-try po siya ng alternative medicine using our product, using our water, and using mga Endurasil natin. Para ngayon po, palakpakan nyo po, zero cancer na po si Dr. Karin. So gusto nyo po, i-share po ito sa tao, no? Na mabigyan sila ng pag-asa, no? Lalo na yung mga taong wala pang sakit, no? Para ma-prevent natin, kasi prevention is better than cure. So yun po, objective, ang pinakapangalawang objective din ng company, bakit din ayo, is magbigay din ng extra income. Especially sa mga kababaihan, no? Especially sa mga kababaihan or ilan ng tahanan na kung saan wala silang extra income. At least po ito, pag ginawa nito, pag share nito, magkakaroon pa kayo, kikita pa po kayo. Okay? So, gagamitin nyo yung product, itatry nyo yung product, i-share nyo yung product, may side effect siya. Ang side effect niya is yung kikita po kayo. Okay? Yun ang pinaka-main objective ng company. Bakit tinayo ang goals sa minute? A stands for assurance or assured. Meaning to say, bago naglalabas ang mga produkto dito sa GUSIS na nakikita nyo sa harap, masusi po itong pinag-aralan. Masusi pong inimistigan by mga research and facts, no, that evidence that our product is really, no, very effective and very effective po siya. Very effective and safe, no? Kaya lahat po ng product dyan, bago po nilalabas, meron po yan, BIFADA approved, FDA, no? Lahat po yan, hindi po kami lalabas ng mga product na hindi maganda yung quality at hindi effective. Okay, so yun po. Kaya nakita kayo dati, ang ating product is stick lang, so ngayon napakarami na po nating product sa Goals Unlimited. LS stands for life success. Sino po dito gusto maging life successful? Wow, grabe. Dapat naman tayo gusto natin maging life successful. Pero para ma-achieve yan, dapat ano muna? Number one, dapat healthy ka muna. No? Ani po nga, dami po nga pera, pero labas-pasok ka naman sa St. Luke's, labas-pasok ka naman sa hospital, hindi mo masasabi, life successful ka. Tama? Pangalawa, dapat, no? Pangalawa, hindi rin dapat healthy ka lang. Dapat healthy rin yung bulsa mo. Mabibili mo yung mga needs and wants mo sa buhay. Bakit may masasabi bang life successful pag tutong ka? Hindi. No, yung mga needs, no? Mga pangailangan, shelter, clothes, no? Food, yan yung mga needs natin. Pero yung mga wants, tulad ng mga mamahaling kotse, mga dreams naman natin and desire sa buhay. To achieve that, ito po yung binibigyan ng Goals Unlimited Corporation. And bakit unlimited? Kasi hindi lang mga health and beauty products yung ating mga products. Pero din tayong mga gadget na makakatulong sa pang-araw-araw natin. Sino mag-aakala na hindi na pala natin kailangan gumamit ng sabong panaba for about 1,000 washes by using washing boy. Alam niyo ba yun? So, mamaya explain din natin. Okay! So, tinatala ng first product natin, no? Explain natin, bakit po ba tubig, no? Bakit po ba tubig ang number one na product ng company natin? Bakit yun ang naisip ka agad natin? Did you know that 90% 90% of total population worldwide is suffering from dehydration. No? Meron na tinatawag natin dehydration. Ano ba itong dehydration na to? From the word de, means opposite. Tama? Hydration, de, lacking, opposite. Pag sinama mo yung hydration, means water. Tama? Tubig, hydration, hydrogen. Tama? Pero pag tinanggal mo at pag nilagyan mo ng de, ibig sabihin there is lacking of water. So, meaning to say, dehydration is not a simple condition. It's a severe condition, mayaman ka, mahirap ka, matanda ka, bata ka. Pag inamahal ka ng dehydration, pwede kang mamatay anytime. Kasi nawawalan ka na tubig sa katawan. Naintindihan mo ko?
Biluin nyo, 90% pala ng tao sa buong mundo is dehydrated. Bakit? We have three reasons. Bakit 90%? Number one is global warming. Tama? Dito sa Jensen, kanina lang pagbaba ko ng airport, makulimlim siya pero napakayumid ng init, no? Mainsangan siya. Palawalan mo dito. Misa, di ba? Tagpo na ngayon, pero hindi ba kayo natataka, sobrang init pa rin. Because of global warming. Greenhouse effect, no? Sobrang kapal na ng usok, nabalutan na yung mundo, hindi na makasingaw yung mga carbon dioxide. Ang tendency niyan, nakukulog, sobrang init na. Kaya kahit tag-ulan, ang init-init pa rin. Kaya minsan, tatawid ka lang sa kabila, pinagpapawisan ka na, you become dehydrated. Tama? You perspire a lot. Yun. So, pangalawa, anong pangalawa? Is bacterial contamination. Hindi natin alam isa, nakala natin safe ang pag-inom sa gripo. Pero umiinom pala tayo dyan, hindi natin alam. For how many years, may tama na pala yung mga tubo, tapos andyan na yung septic tank. Ano nangyari? There is bacterial contamination leads to LBM. No? Nagkaroon ka ng loose bowel movement. So ang tendency, maraming nawawala, tubig sa katawan, hindi ka dehydrated. Pangatlo is the quality of water. Minsan nakala natin, wow, ang social ko, bottled water ang iniinom ko, purified water ang iniinom ko, sterilized water ang iniinom ko, pero hindi natin alam, marami palang klase ng tubig na hindi natin alam. Na hindi dapat basta-basta, bottled water, inom na tayo, safe na yan. Well, it is safe water. It can be drinkable, but it's not a therapeutic water. Na yun po kailangan natin. Kasi baka yung tubig na iniinom natin, walang mga minerals, no? Hindi pala siya antioxidant. Yun po, yung tubig, kasi noong unang panahon, ang klase ng tubig na iniinom ng tao, therapeutic water, na hindi na nawala na sa panahon ngayon. So yun po, yung binibigay na GUC, yung tubig na ganung klase. Okay, so isa-isahin natin itong product natin, no? Ito po yung ating alkalinized ionized plus. So isa-isahin natin, ito po, this is Japan technology made in Taiwan. Bakit po sa Taiwan ginagawa? Kasi mas mura po yung cable doon. Kasi kung sa Japan, baka hindi na natin ito ma-afford, no? Tapos po, ito po, this is made up of 304 stainless steel. Pag sinabing 304 stainless steel, no? Isang uri ng stainless steel, hindi basta-basta pinakapitan ng kalawang. Hindi kinakalawang, hindi nangingitin, at no? Hindi po basta-basta pinakapitan ng bakterya. Okay? Hindi siya kinakalawang, hindi basta-basta pinakapitan ng bakterya, at the same time, hindi siya nangingitin. Yan pong pili natin, this is surgical stainless po siya, tapos ito po yung ginagamit ng mga doctors, no? sa paggagamit niya sa laboratory procedures. So, ganyan klase na surgical stainless steel. So, this is 304 stainless steel. So, ngayon po, ano po ba ang meron sa loob dito? Sa loob dito, kung bubuksan natin ito yung loob dito, yung takip pa lang, meron niyan siya, magnet. This is negative magnet po yung magnet na yan. Yan po yung nagsusoften ng water. Kasi sa panahon ngayon, because of heavy metals coming from the minings, nakontaminate na yung tubig ninyo natin. So, may mga heavy metals usually. And this magnet will soften the water by attracting those heavy metals na hindi natin nakikita. Ngayon, ano po ba ang meron sa loob niya? Ang meron dito sa loob niya, we have stones. We have 10 stones plus 1 metal. Ano yung 1 metal na yun? Those are nanosilver. Yun po ay tumutulong sa pagpatay ng mga bakterya. Okay? Yung mga stones na, we have turmeric stone crystals, we have kaolin earth, clay stones, mineral stones, far infrared stones, no? At kung ano pa pong mga stones. No, counting earth. So, lahat po yan ang stones dito po nilagay. At yung stones na yan ay galing sa caves. No? Sa mga vulkan. Glaciers. Mountains. So, doon po siya kinukuha. Doon siya galing yung mga stones na yan. Para magkaroon tayo ng tinatawag naming therapeutic water. Ano ba ang therapeutic water? Di ba nagtataka kayo bakit sa Mount Ganto pinagkakaguluhan yung ganitong klase ng tubig? Sabi na nila may himala, no? Well, in fact, no, scientifically speaking, wala po talaga himala. Meron lang po tayong scientific evidence na meron tayong four characteristics o four properties na meron sa therapeutic water. Ano po ba yun? Kapag nilagay nyo ang ordinary water dito sa ating flask o sa ating sticks, okay? O dito sa ating ionized pitcher, nagkakaroon po siya ng four characteristics, apat na katangian. Okay, ano po ba yung four properties? Okay, four properties, pasensya na kayo sa writing ko ha. Four properties or characteristics
of therapeutic water. Ito po yung kailangan natin ininom sa panangin. Therapeutic water. Ano po yun? So, number one, we have so-called, yung tinatawag nating mineralization. Okay, from the word minerals, station is a process. Tama? Minerals, ano po ba yun? Kapag yung ordinary water, ilagay niyo sa flask natin, nagpo-produce ng minerals sa mga stones. Tulad na calcium, iron, sodium, potassium, and magnesium. These are all minerals and electrolytes. Alam naman natin kung para saan yung calcium, di ba? Pag kinapos ka ng calcium, saan pa matatagpuan ang calcium? Well, in fact, lahat ng katawan natin ay mayroong calcium. Kaya napataas na store ang calcium sa ating buto at sa ating ngipin. Kaya nga pag mga bata, no, pag kinapos sila ng calcium supply, pwede sila magkaroon ng bone retardation. Ano yung bone retardation? Madali maglupok yung puto nila, hindi na sila mag-develop, hindi sila tatangkal. Kaya ang sabi ko sa mama ko, mama, makakulam ako ng calcium, hindi ako masyado pinainom ng gatas. Kaya sa magkakapatid, tatlo ka magkakapatid, pangalawa ko, ako yung pinakamaliit. Lahat sila 5'9", 5'10", gano'n. Oh, pero ako naman yung pinaka-cute, kasi pinaka-maliit eh. Lahat din naman siguro. So siguro sa jeans, sa mama ko, no? So anyway, ang calcium din po ay responsible para, no, hindi tayo magkaroon ng osteoporosis. Kasi 30 years old, pag hindi ka, no, mahilig sa mga pagkain na mayaman sa calcium. Ano po ba mga pagkain na mayaman sa calcium? Sige nga, kung may mga alam tayo. Number one is milk. Very good. No? Pwede yung breast milk, mas masustansya yun. Nagaling sa cow. Di ba? Okay, so yung milk, ano pa? Yung mga seafood, mayaman din yun sa calcium. And yung liver, may calcium din. Or yung buto mismo. Pag kinuya mo yung buto, no, dinurog mo yung buto, kinain mo, that's already calcium. Okay. Ang calcium po, no, pag kinapos ka ng calcium sa 30 years old and above, you develop osteoporosis. Osteo means bone. Porosis, pagpurol. Dahil kinakapos ka ng calcium supply deposit sa iyong buto. Kaya tendency, rurut po or magiging malutong yung inyong buto. Okay. So next we have iron. Ano po bang iron? Yung plancha? Yung bakal? Okay. Ang iron po, yan po isang minerals na matatagpuan din sa lahat ng katawan natin, sa buong cells natin, merong iron. Kaya lang mataas ang iron concentration matatagpuan sa ating liver at sa ating dugo. Ano po ba ang trabaho ng iron? Ang iron ay isang basket, para siyang basket. Lalagyan siya ng oxygen. No? Kaya nga pag kinapos ka ng iron, you develop iron deficiency anemia. Sino mga karaniwa nagkakaroon ng iron deficiency o IDE? Yung mga kababaihan na usually nagkakaroon sila ng menstrual cycle every 28 days. Nagulo sila ng 50 to 100cc na dugo. So, tendency, kaya pala, no, ang mga kababaihan nakakaranas ng IDA, nahihilo, namumutla, nasusuka, no? Kasi tinakapos sila ng oxygen supply sa dugo. Kasi walang basket na lalagyan ng oxygen. Di ba ang dugo nag-circulate yan sa katawan natin? So pag walang basket, walang lalagyan ng oxygen, kapos ng oxygen supply mo. Kaya na ang prararamdam mo, namumutla ka, subukan mo, takpan mo yung ilong mo, huwag kang huminga, di ba nahilo ka, tapos namumutla ka, kasi tinakapos ka ng oxygen supply. Ganun din po nangyari sa ating dugo kapag kinakapos ng iron. Naiintindihan po ko? May sense ba? Okay, sabihin nyo kung walang sense ha, huwag po na ako. Hindi, joke lang. Okay, next we have sodium, potassium, and magnesium. These are all electrolytes. No? Kung ito ay lalagyan, ang iron ay lalagyan ng oxygen, no? Basket. Ito naman po ang responsible sa bag. Dala naman, taga-dala, taga-bit-bit. Kasi itong sodium, potassium, magnesium, these are all electrolytes.